Sa punto pong ito, balikan po natin ang ulat kaugnay sa pagtutol ni Defense Secretary Gilbert Todoro sa pagbuhay sa peace talks sa National Democratic Front of the Philippines. Narito po muli ang ulat ni Mela Lasmora. Tutol si Defense Secretary Gilberto Todoro na buhayin ng gobyerno ang peace talks sa National Democratic Front of the Philippines. Sa press briefing sa Malacanang, iginit ni Todoro na ikukonsulta niya muna ito kay Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. Pero para sa kanya, may iba namang mekanismo para mapanatili ang kapayapaan at sa ngayon, epektibo rin naman ang mga hakbang ng gobyerno, lalo na ang mga programa ng National Task Force to End Local Communist Armed Conflict o NTFL-CAC. Bukas loob naman ang gobyerno na magbalik sa fold ng law, kaya ang lahat ng mga dating kasapi ng PPNT, NPA, NDF, nandyan na ang OPAPRU na handa na tulungan sila at i-rehabilitate. Pwede naman natin pag-usapan yung mga issue na yan sa tamang forum. Yan ay ang kongreso magsumanib sila sa legitimate political process. Sabi ni Todoro, sa ilalim ng kanyang pamumuno, dapat ay evidence-based ang lahat ng hakbang ng mga otoridad, lalo sa issue ng red tagging. Wala rin plano si Todoro na buhayin pa ang UPDND Accord na nagbabawal sa police at military presence sa mga campus ng University of the Philippines. No, I'm not anymore. That has been a policy already done by my predecessor and I don't want to reverse the policy. But that does not mean to say that I'm not mindful of the autonomy of the University of the Philippines. Nais ni Teodoro na isulong ang tinatawag na deconfliction pagdating sa mga issue sa West Philippine Sea. As much as possible, yan ay balanse ng pagtatayo sa lahat ng gustong umabuso sa ating territorial integrity coupled with deconfliction. Kung pwedeng mag-usap, mag-usap. Pero merong hindi pwedeng i-cross ang Secretary of National Defense. Hindi natin pwedeng i-bargain away ang ating teritoryo sa kahit anuman usapin. Tututukan din naman ni Secretary Todoro ang pagsulong ng reforma sa pensyon ng military and other uniform personnel na kabilin-bilinan sa kanya ng presidente. Hindi naman bingi ang gobyerno sa ganon na ito ay hindi biglaan na ipapataw tapos biglaan na lang babawasan ka ng ganito. Kung hindi, meron din transitioning ito dapat. Unang marching order na nga ng Pangulo sa akin na dapat makipag-ugnayan na nga sa economic cluster na makapasa ng bill sa lalong sa agad na panahon upang matigil ang pag-hemorrhage. Sa mga susunod na araw, inaasahang makakapulong muli ni Secretary Todoro si Pangulong Marcos para maidulog ang mga bago pa niyang mungkahi para sa ikauunlad ng kanilang kagawaran. Mela Lasmora, Para sa Bayan.